Guys, magandang araw po sa inyo lahat. Tikman ko yung ano, yung ginawa kong steam banana cake. Ayan. Kain tayo. Sarap siya. Lasa namang sardine. Banana nga eh, di ba? Yun. Sarap. Siyempre, ako lang yung makaka-fresh yung ginawa ko. Sarap. Madami yan. Hindi ko alam kung paano ko ubusin. Ganyan. Grabe yung init. Ang init. Nakakaubos na nga na ng lakas ang init. Init. Saan ba naman ito? Ang init. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking channel. Nandito na naman sa inyong harapan ang feeling vlogger na pinaya na sa Hong Kong. Ayan, may nagtanong sa akin. Ngayon, tatanungin ko na. Anong tatanungin ko na? Sasagutin. Sasagutin ko na yung kanyang tanong. Ang tanong po kasi niya is, mabigyan mo na ng employer pag bagong dating ka dito sa Hong Kong. Ano bibigyan ng employer? Ano? Ano bibigyan ng employer? Ano? Kung bibigyan ba daw ng employer ng 100? Napa nga eh. Ano ba yan? Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po sa inyong harapan ang feeling vlogger ng Pinay Nana sa Hong Kong. Ayan, may nagtanong kasi sa akin. Yung mga baguhan, yung first time pa lang sa Hong Kong, first time pa lang ninyo sa inyong employer, ayan, kung bibigyan ba daw ng pera sa first day of. Bibigyan mo na ng allowance, in short, kung meron ba daw allowance na ibibigay ang employer. Ayun, sasagutin na natin yan. Ang sa kontrata po kasi is meron tayong 100 food and traveling allowance. Yan, meron yan nakalagay sa kontrata natin. Ngayon, depende yon sa employer mo kung ibibigay niya yung pagkadating mo or yung first day of mo, ibibigay niya yung 100 mo. Merong ibibigay pong 100 Hong Kong dollar po yung inyong employer. Kasya ba yun sa loob ng isang buwan yung 100 mo? Actually po sa totoo, hindi. Bukod na lang kung hindi ka aalis doon sa area ng amo mo, doon sa place ng employer mo, 100 mo. Yun nga lang, sa pagkain po, pag day off, yun po ang magastos. Kasi 100 mo, yung iba kasi is for, ano lang yon, whole day lang yun na pagkain. Para yung next, ano, next Sunday mo, kasi nga, for, ano, for Sundays po sa isang buwan na mag-day off tayo. Kulang po talaga yon. At saka yung ibang employer po, kagaya ko noon, unang santa ko dito sa Hong Kong, binigyan ako ng octopus. Very useful ito, lalo-lalo na pag ang employer mo is nakatira sa mga high-teach, ganyan ng mga bahay. Kailangan mo talaga to. Hindi po lahat ng employer nagbibigay po nito, pero ako, binigyan ako, ayan. Iba kasi, meron mga ganyan, may mga pa-sticker-sticker pa, ganyan. Ibig sabihin yan, isa, sticker po ito ng place kung saan nakatira ang employer mo, pangalan ng lugar, ganyan, kung saan nakatira ang employer mo. Tsaka na mga ganto-ganto siya kasi ito yung pinakasusi mo dun sa ano, sa may guardian, sa entrance, ganyan. At saka doon sa pinaka-tower ninyo, ayan. Limbawa, kung ang employer mo is nakatira sa tower 2, hindi mo ito pwedeng gamitin sa ibang tower, ganyan. Doon lang talaga to naka-register. Na doon lang talaga to naka-register kung halimbawa sa tower 2 ka nakatira, ganyan. Hindi ka makakapasok sa ibang tower. Ganyan po dito. High-touch po dito. Pagdating sa pag-game, tutunog to, ganyan. Pwede ka nang pumasok. Ay, pag ginanyan mo to, dito, ano, tatanungin ka ng guard. Ganyan dito sa Hong Kong. Pero, dati pa to. Sa unang employer ko pa to. Kasi, siya ang nagbigay nito sa akin. At saka, may laman na to. At saka, pag ginamit nyo to sa MTR, pag naman masahi kayo, eto, may discount. Pero kung bibili kayo ng cash, ganyan, is wala. Anong bibili? Pag mamamasahe kayo gamit yung cash, yung pera, ganyan, is walang discount. Pero pag ito gamitin nyo, may discount to. At saka parang ano to,
ATM, ganyan. Parang debit card, ganyan. Pwede siyang lagyan ng laman, pwede niyo pambili, pwede niyo gamit yung pambili ito, ganyan dito. Matapos ka tayo sa Octopus, ito tayo sa 100, diba? Ito tayo sa, ano, sa allowance sa sale. Susunod, ano ko, sabihin ko sa inyo benefits nitong Octopus card na to, ayan, sa mga pupunta ng Hong Kong, ayan. Kasi yung sa akin, kaya nagkaganito to, hinalo ko sa mga coins, kaya ganyan, gas siya, dai. Pero, nagagamit pa rin to, kahit yan po itong itsura nito. Kasi meron tong ano, merong code yan, yan. May mga QR code yan na nakatago-tago dyan, mga number. Ayan, meron yan. Basta, yun na yun. Ayan, bibigyan ka ng employer mo. Kwento ko lang sa'yo, kasi, noong, kwento ko lang ha, ng kaunti ha, based on my own experience lang, hindi po ako agency, hindi po ako natrabaho sa immigration, or kung saan-saan man ang mga, ano dyan, mga legal, ano, whatever. Based on sa own experience ko lang po yung mga sinishare ko. Sa'yo, syempre, kung ano yung mga nasa kontrata, ganun po yun. Yun yung mga sinishare ko po sa inyo. No, mas maganda po talaga meron kayong sariling pera nyo bago kayo umalis ng Pilipinas. Dapat talaga meron kayong sariling pera nyo, lalo-lalo na kung wala mga kamag-anak dito na gaya ko. Wala akong kamag-anak, sarili ko lang po, mag-isa ko lang dito sa Hong Kong. Wala akong kamag-anak dito, wala akong pinsan, wala, ako lang mag-solo ko lang dito sa Hong Kong. Wala talaga akong kamag-anak, mga kilala lang, mga dati kapitbahay, yun. Yun ang mga nandito sa Hong Kong, pero pamilya, wala akong kamag-anak dito. Ang mga kasamahan ko po kasi noon sa training center, mababait po yung iba. Nung pagkadating namin dito sa Hong Kong, kasi nga sabay-sabay kami nung nag-fly, tapos yung iba, mayroong mga tsahin dito, kapatid, alam mo, nababawisan ako init. Ayan, bigyan sila ng pera, tapos dinalaw sila dun sa agency. Bigyan sila ng pera, bigyan sila ng pagkain, syempre sinayon nila sa akin, alam na nila, wala naman akong pera, ganyan, wala akong talagang ano, mga kamag-anak dito. Kaya thank you talaga doon sa mga dating kasamahan ko sa training center, nagbigay po sa akin ng pera. Kaya bukod doon sa 100 na binigay ng employer ko noon, meron pa ako mga pera-pera galing sa kanila. Diba, ang bait nila, hindi ko na sila matandaan kasi ngayon unang FB ko isa, nakalimutan ko kasi yung password, diba, syo nga lang. Kasi nakalurahan kong ano, yung unang FB ko is nakalimutan ko yung password sa Tagal na, kaya hindi ko na siya nabuksan, well sorry, ganyan. Kasi ako pag nag-FB ako is ano, wala na yan. Wala akong pakialam sa mga password, kaya nakalimutan ko na. Ayun lang, kailangan po talaga meron kayong sarili. Kailangan po talaga meron kayong sariling pera nyong dala. Kasi yung 100 plus hindi po yun kasha sa loob ng isang buwan. Bukod na lang kung hindi ka lalayo, paulit-ulit talaga ako. No? Bakit ba kaya ulit-ulit ako? Yun, hindi po kasi kasha yun sa loob ng isang buwan, yung 100 na ibinibigay ng employer natin sa atin. Kaya ayun lang, meron po kayong merong ibibigay ang amo na 100 traveling and food allowance. Ayan lang. Maraming salamat po sa panaking video. Sa susunod po ulit, kung meron kayong katanungan at kaya kung sagutin, mag-comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po sa panaking video. Ang inyong Filipinang feelingerang vlogger sa Hong Kong. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Ayan lang po yung button.